Magluluto nga pala ulit tayo ngayon ng lechong kawali. So susubukan nga pala natin kung mapapaputok na natin yung balat ng ating lechong kawali. So kasagsagan nga pala ng bagyong Egay ngayon. Kaya hindi natin ito mabibilad sa araw. So ang gagawin natin i-air fryer natin to. Sakto, meron tayong nabiling air fryer. So papalambutin muna natin yung ating baboy hanggang sa gusto nating lambot. So marami nga rin palang mga nagko-comment kung paano gawin or paputukin yung balat ng lechong kawali. So i-apply natin yan dito sa ating niluluto ngayon. So maraming salamat nga pala sa mga nagsishare din ng mga alam nilang luto or yung mga technique na alam nila sa pagluluto. Yan, so apply din natin yan. So okay na tong baboy na to, hindi na siya matigas at hindi rin sobrang lambot. So sakto lang to. So papatuyin muna natin to, punasan natin ng pawis. Yan, so punasan natin ng tissue paper. Yan, papatuyin natin yung balat. Yung balat yung pinaka-importante rito kasi ayun yung papaputukin natin. So shoutout nga pala kay Ronski Australia 9138 na nag-comment na dapat tinutusok yung balat at papahiran ng suka. So yan, ginawa natin tinusok-tusok natin yung balat. At nilagay na rin natin ng asin bago natin to i-rep. So comment din pala yan ni Art Lien Hosono 7042. Yan, so thank you sa mga comment ninyo. So yan, gawin natin. So yan, pinag-rest pala natin yan sa ref for about 24 hours o sa buong araw. So tinatanggal na natin yung ating excess na asin para syempre hindi maalat. So kinapalad nga pala natin yung asin dito para masipsip yung moist nung balat nung baboy. At syempre papahiran pa rin na or pupunasan pa rin natin ng pawis. Yan, so gamit pa rin tayo ng tissue paper. Yan, so kapag tuyo na papahiran natin to ng suka, yung balat lang, bago natin to i-air fry. So shoutout nga rin pala kay Babu TV 4751 at Jeff Jow 5407. Pati na rin kay RJ Vlog 1493 at JV Printer 5237. Yan, so salamat sa mga pag-suporta ninyo sa mga video na in-upload natin. So yan, tusok-tusokin uli natin yung ating baboy bago natin to i-air fry. So i-air fry muna natin to ng 15 minutes. So habang inaantay nga pala natin itong maluto, i-shoutout nga rin pala natin yung bago nating subscriber na si Ezekiel Maming. Yan. At syempre, nandyan rin si Mami na laging sumusuporta sa mga video natin. So yan, at malapit nang matapos yung 15 minutes na tinime natin. Mga isang oras din pala natin itong niluto. So bali, apat na salang yung ginawa natin dito. Bago natin babalik ta rin yung ating baboy, so syempre lutuin din natin yung ilalim for 15 minutes lang. So hintayin na lang natin itong maluto at yan, hahanguin na rin natin to. At ire-rest din muna natin to kahit mga 30 minutes. Di na kaya ng isang oras at alas 12 na. So yan, at malutong naman yung ating balat ng baboy. Pero ipiprito pa rin natin to. So gawa muna tayo ng sausawan nating sukat toyo. Siyempre meron din tong sibuyas at siling labuyo. Yan. So titignan pala muna natin kung puputok yung balat. Kung bubuhusan natin to ng mainit na mantika. Yan o. Kaso wala hindi talaga siya pumuputok. Gusto ko yung nagiging chicharon pag binubuhusan ng mantika. Kaya naman ipiprito na lang din natin to. Pero lulutuin natin ngayon to sa kalderong bakal. Para daw hindi tumatalsik yung mantika. At totoo nga yung sabi ni Italian Carabao 382. Hindi nga tumalsik yung mantika, lupet. So ayun na nga, at hindi pa rin talaga pumutok yung balat ng ating chicharon, pero malutong naman at juicy yung laman ng baboy. Yan, so malambot naman, malambot yung pagkakaluto ng baboy natin. Hindi siya makunat, hindi siya matigas, at hindi rin sobrang lambot. So tingin ko susubukan pa rin natin to ng isang beses.
Gusto ko kasi yung pumuputok talaga yung ano eh, yung balat ng baboy, parang yung kay Ninong Ray kapag binuhusan ng mantika eh nag-aalsahan, parang naging chicharon. Ganong balat yung gusto kong mangyari sa baboy natin eh. So ay na nga, at kumakain na nga rin pala sila. Tikman natin yung balat kung malutong. So malutong naman talaga yung balat ng ating lechong kawali. So tingnan din natin, sausaw naman natin dito sa ginawa nating sausawan na toyo na may suka. So syempre lagyan natin ng maraming sibuyas at ng sili para may pampakati ng ulo. Yan. Thank you for watching. Ang sarap.